answers. I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I sa pong mapagpalang Lunes ng gabi. Ang bati ko po sa inyong lahat. Kumusta? Kumusta po kayo? Namiss po namin kayo. Pagkat tuwing Lunes lamang po ang ating programa ng Usapang Kalusugan. Subalit kayo po ay aming muling tinatanggap dito po sa ating programa Usapang Kalusugan. Nais po nating tanggapin agad ng ating mga viewers. Ang nag-comment po rito ay si Beth Opel Macasero. Ayan, good evening po. At sa pang-umaga nating programa, nandyan po ang Macasero family dyan sa Lukban. Ganon din po si Nelsie de Guzman. Ayan, bumabati sa atin ng good evening po sa lahat. At si Flor Imata Nanyes. Ayan, sabi niya, good evening po, Pastor Juby. Good evening din po. Ayan, amin pong ipinakikiusap na kung maisisend po ninyo, maisishare ang ating link, i-copy lamang po yung link natin, kung yan man po ay sa Central Quezon 2 Facebook page, yan man po ay sa Hope and Love, at maging doon sa aking Juby Sarte Estrada, share-share lamang po upang ang iba rin ay makinabang sa magandang topic po natin ngayong gabi. Ayan, nandiyan na po si Ma'am Pearl de la Torre Paras. Good evening everyone. Kumbangwa, Mama Pearl. Okay, at hopefully po mag-comment kayo mamaya kung meron po kayong mga reaction, question, o meron kayong mga reflection sa ating topic ngayong gabi, I encourage you po. At kung gusto naman bumati o meron kayong gustong batiin, higit sa lahat ay ang prayer request. Ayan. Inyo rin pong banggitin mamaya. At si Ma'am Maribik Finunes na nasa Japan din, kung bangwa, Ma'am Maribik-san. Okay, nice po nating i-welcome sa ating programa. Inihintay ko si Ate Melody De Leon, ang aking co-host at dating lecturer din dito. Subalit wala pa po siya. Pero hindi ko na po patatagalin. Nice nating i-welcome sa ating pong program. Muli, nagbabalik po ang ating talagang batikan. Pagdating po sa larangan ng kalusugan, si Pastor Fred Vito. Pastor Fred, good evening. Bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Okay, binabati ko sa mangkay daroroon, mga taga-subaybay nitong programang ito. Sana maging maligaya ang inyong pakikinig. Salamat po. Ayan, matipid ang pagbati ni Pastor ngayong gabi, parang nire-reserve. Ayan. At noong Lunes po, noong nakarang linggo, Pastor, naging mainit. Naging mausok ang ating talakayan. Inabot tayo ng 2 oras na mahigit. Ano po? Sapagkat talaga namang napapanahon ang ating pong topic last week. Ngayon naman, gabi ay topic po natin. Abay, halos may kinalaman din po sa ating naging topic last week about sa vaccine. Pero ayan, ito naman ay kunting sidetracking na. Hindi man doon mapopokus sa bakuna, ay doon naman sa mga hayop na maaring naging sangkap nito. Okay? Ayan, may dumagdag pong nag-comment, si Alvis Baladat. Good evening, Pastor Juby. At si Ate Adelaida Malibiran. Good evening po. Ayan. Okay. Atin pong pasimulan ang ating programang ito sa pamagitan po ng aking opening prayer. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, may-ari ng aming mga buhay.
Salamat po Panginoon sa buong maghapon. At salamat din Ama na ngayong gabi muli ninyo kaming pinahintulutang makapag-broadcast sa amin pong programang Usapang Kalusugan. Akin po dinadalangin na inyo pong samahan si Pastor Fred dito sa kanyang pong pagli-lecture ngayong gabi. At ganun din ang aming mga viewers. Nawa po'y maging bukas ang aming mga isipan. Ano man ang aming mapapakinggan, Panginoon, ay maging malawak ang aming isipan. At kami po ang bahalang tumugon sa anumang aming maririnig ngayong gabi. Salamat po na inyo pong ipinangakong kami inyong sasamahan. Ito po aking dalangin sa pangalan po ng aming Panong Jesus. Amen. Okay, bago po natin ibigay ng lubusan kay Pastor Fred Vito ang lecture ngayong gabi, ay makakapakinig po tayo ng awit. Ang awit pong ito ay galing po sa magkapatid na Kate at Jane Sanorho. Sila po yung mga kaanib ng West Valley Seventh Adventist Church dito po sa aking distrito sa Central Quezon 2, particularly na po sa Candelaria. Ayan, atin pong pakinggan ang kanila pong awit. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sa inyong lugar ay araw, ay dito sa amin ay gabi na, alas 7 ng gabi. At ang ating paksa ay napakahalaga. Mga hayop na tirahan ng mga virus. Maalaala niyo sa pagbabasa ng Genesis
na mayroong maruming hayop na isinama sa daong, hindi pwedeng hindi isasama. Sapagkat sila yung magiging imbakan, sila yung magiging tagasalo ng mga virus, mga bakterya na pagmumula ng sakit ng tao. At ang mga tao ay talagang nakahawa ng nakakasakit tayo ng mga sa mga virus na galing sa mga hayop. Ang mga virus nito ay humahawa sa mga hayop sapagkat sila yung magkakasama. At manakanaka paminsan-minsan yung virus nito pag pinahintulutan ng Diyos at ng kalikasan ay lulukso sa tao at ang tao ay magdurusa. Ang tawag dyan ay zoonosis. Mga sakit ng mga hayop, mga bakterya ng mga hayop na lumilipat sa tao. At ito ay marami-rami mga hayop. Yung brucellosis, makikita yung sa baboy. Yung anthrax, kikita sa tupa. Yung salot, yung tawagin noong unang panahon ay black death, yan ay sa daga, sa daga nakatira. Itong trichinosis sa babuyan, tuliramya sa rabbit, at itong mga rabies naman, yan ay nakatira sa mga raccoon, sa paniki, sa mga aso, at sa iba pang mga hayop. Yung West Nile encephalitis, yun ay sa mga ibon naman. Dala sa mga maruming ibon niyan. Monkeypox, Ebola, infection at SARS, yan ay nagmula sa mga hayop na lumipat o lumukso sa mga tao. Yung talaga mga hayop, sila yung nag-house niyan sa kanila yan nakatira. Ay ang pangit, ayan ay lumusot. Pag yan ay lumukso at lumipat sa tao, ayun ang yun ang malaking problema natin, ano? Sa mga dalubhasa ay hiwaga sapagkat na napakarami pa talagang mga virus. Nako, napakarami pa, milyon na mga virus na unidentified. Nakikita nilang virus yan pero hindi muna pinag-aaralan sapagkat hindi pa naman nakakapinsala. Pag nakapinsala na, saka yan pag-aaralan. Kasi sa sobrang dami naman. At yung mga virus na yon, nakatira sa tao. Nakatira sa hayop. Yun ang malaking problema, mga kapatid. Yung kamatay-matay ng mga virus, mga bakterya na pinagmumula ng sakit, masusunso natin sa hayop. Yun po ang malaking problema. Sa katunayan ay 70% ng ating mga sakit ay masusunsun sa hayop. 30% lang yung hindi. Yung 70% ay sa hayop. Galakan tindi niyan. At yung mga sakit ng hayop ay galing din sa kapwa hayop. Galing sa mga sinasabi ng Bibliyang maruruming hayop, yung mga sakit ng hayop. Ang ilan sa mga halimbawa pa ay yung trangkaso, leprosy. Dahil nung mga daang taon na nakaraan, 17th century, natuklasan nila na ang leprosy ay nanggagaling sa laman ng baboy. Yung Lassa fever, MERS COVID, SARS, smallpox, tuberculosis, Zika fever, at marami pang kilabot at tanyag ng mga sakit natin ngayon ay talaga namang masusunsun sa hayop. Kaya't na pinasisimulan ng pag-aralan ng masinsinan
ay, bakit kaya gayon? Habang yung iba naman, pag nagbabasa ng Biblia, ay iniisip na lahat ng hayop ay makakain na. Yung mga expert naman sa virus, sa mga bakterya, ang iniisip naman nila ay ano pang mga sakit ang manggagaling sa hayop na ikamamatay ng tao. Habang yung mga nag-aaral naman ng Biblia ay takam na takam, ay kakainin lahat. Basta kasya sa bibig, basta manguya. Ay yung iba naman, ay teka muna. Kung walaan niyang pagkain ng karne, kung hindi mga ngayon tayo ng karne, ay walang mga pandemic na yan. Sapagkat yung mga pandemic ay talagang sa mga wild na hayop nakatira yan. Na yung mga wild na hayop ay ating hinuhuli, dinadala natin sa market, dinadala sa mga city, hanggang yung mga sakit, mga virus na lumukso sa tao. Pero kung hindi natin ginalaw sila sa kanilang mga tirahan, sa kanilang mga natural na tirahan, hindi sila magiging pinsala sa tao. Hanggang sa masumpungan na yung pneumonia na na-detect sa Wuhan, China, ay talagang nanggaling pala sa kobra, pangulin, paniki, at bayawak, at iba pang maraming mga hayop na tinatawag ang Biblia na marumi at karumalduman. Kaya't na yung mga pag-aaral na ito, yung pag-iwas na ito sa mga hayop na sinasabi ng Biblia na marumi at karumalduman ay magliligtas ng maraming buhay. Milyong-milyong buhay. Maraming salamat at kayo'y nakapakinig. Sana kaipasa ninyo ang link na ito sa inyong mga kaibigan. Alam niyo eh, ang isang mahalagang natuklasan noong January 14 ay talagang sureball na itong pandemic na ating nararanasan ngayon ay talagang nanggaling sa hayop. Malinaw eh. Pagsasabihin natin lahat ng iyay malinis na, nilinis niya sa cross, ay hindi yan ang tamang paraan ng pagpapaliwanag ng Biblia. Hindi naman mga hayop na karumalduman ang dahilan kaya si Kristo ay namatay. At nakita nila na kailangan ng hayop ang kapwa-hayop na sila'y tumirang sama-sama para magkaroon ng kalusugan. Iba't ibang klaseng hayop, iba't ibang klaseng ibon, iba't ibang klaseng isda, iba't ibang klaseng halaman. Kailangan yan. At kapag yung ibang mga hayop, mga isda, mga halaman o mga may buhay ay umuunti, nagkakasakit yung ibang may buhay. Nagkakabayros ng matatapang yung lahat ng may buhay. Yung mga natitirang may buhay. Lalo na ngayon, na yung sunog ay hindi na maapula sa mga gubat, ay talagang magkakasakit na naman ang mga hayop sapagkat sila'y nawawala ng mga natural na tirahan at malamang mas malala pa sa coronavirus ang susunod na pandemic. Okay, kaya't malinaw ng mga hayop ang tirahan ng mga sakit. Halimbawa na lamang ay kwan. Merong virus nitong kulera. Ayan pala ay makikita natin sa mga kuto sa tubig. Kutong tubig. Copads. So plankton, yun ay mga maliliit na may buhay na kinakain ng mga maliliit na isda. Parasitic blood flocks na ito'y pinagmumula ng sakit na cystomiasis. Isang patuhan ngayon aso. Mayroon ito sa amin sa
sa Nauhan Oriental Mindoro. Yung dalaga ay, mga dalaga ay biglang nagbuntis, laki-laki ng tiyan ay hindi naman nanganganak. Ay sabi ng mga albularyo ay kwam, nabuntis ng mga inkanto, ng mga tikbalang. Nako ay nandalhin sa PG, it's ay mga suso, maliliit na suso na nabubuhay sa loob ng katawan ng tao. Kinakailangan niya, akikada mo nga, akikakit mo na ang suso. Kasi kinakailangan niya na magkaroon ng host, isda man ito, hayop man ito, o tao. At dun siya manganganak dun sa loob nung kanyang pinasukan yung host. Naglalakihan yun dyan, ayun ay mga suso na sobrang maliliit. Yan ay mga hayop yan. Ebola virus disease. Yan ay nakita ang nakatahan sa panike. Ay, alam nyo, ang panike ay mayroong maruming nature. Pag tumutulog ay nakatiwarek at pag ihi niya ay lumiligo sa sariling ihi. Kaya pag mapanghi, sinasabing panghing-panghi nito, ikaw bagay anak ng panike. Pinaglihi ka baga sa panike. Kaya itong trichinosis, napakaraming mga sakit niya, mga salmonella na yan, ang talagang tirakan niya ay hayop. At na itong mga daga, mga aso, mga pusa, may mga nakatira dyan ng mga sakit. Kawala-wala ay rabies, ano? Kawala-walaan. Tingnan natin itong panike. Ang panike ay kwan, nilikha, ang isang role niya ay mangain ng mga insekto. Kung gaano kalaki yung panike, gayon karaming insektong nakakain niya pag pinagsama-sama magdamag. Hindi sana natin kailangan ang mga insecticide kung ang mga panike at iba pang mga ngayon ng insektoy nariyan. Sapagkat karamihan sa mga salot sa halaman ay lumalabas sa gabi. At ang mga salot na panggabi, paglubog ng araw, ay lumalabas ng maraming salot sa halaman. At ang panike naman ay gising na gising at aktibong-aktibo paglubog ng araw. Sila'y tagakain ng mga maruruming insekto. At yung mga insekto na yun ay iba't ibang klase, may mga kanya-kanyang virus. Yung mga panike ang mga tirahan ng mga virus. At marami pang mga virus ang matutuklasan, hindi pa ngayon nasusumpungan. Unti-unti, ang kaalaman ay dumarating sa tao ng unti-unti, hindi bigla. Ang kaalaman ay dumarating sa tao sa panahon na ito'y kailangan. Kaya't na maraming mga katotohanan patungkol sa virus ang hinding-hindi pa natin natutuklasan sapagkat hindi pa panahon na ito'y ating kailangan. At itong mga panike nang sirain yung kanilang mga gubat, pinasok yung kanilang mga kuweba, ay pumupunta kung nasaan yung mga tao, tumitira sa mga bahay, at pumupunta doon sa mga alagang baboy, alagang manok, at nakikisip-sip ng dugo yung ibang klaseng panike. Hindi naman lahat ang panike mga ngain ng prutas. Merong maninipsip ng dugo. At yung sakit ng mga baboy, ng mga baka, ng mga hayop na inaalaga natin ay mga nanggaling sa mga wild na hayop na sinira natin ang natin ang kanilang mga tahanan. Yung mga unggoy ay ano makikita natin yan? Yung Zika virus. Nakita nila sa mga patay na unggoy. Pinag-aralan nila, may mga virus pala itong mga unggoy na ito. At ito'y nakakahawa ng hawa na ng tao. Mayroong mga ilang taga-baryo na nakahuli ng chimpanzees. Uri baka ito ng unggoy. Nakahuli sila. At ito'y kanilang
pinatay at kanilang kinain, ay kwan, patay agad yung maraming tao. Aba, ay nasumpungan nila yung nako. May mga virus ito na pinagbubulan pala na nang hawa na sa mga tao. Sa katunayan ay noong 2001 sa isang katalog ni Taylor, ang mga halimbawa niya ay mayroong 1,415 na mga human pathogens, mga bakterya na nagdudulot ang sakit. Nakita nila sa nakatira sa tao ay 1,415 na klase ng bakterya na nagbibigay ng sakit at 70% ay galing sa hayop. Malapantin din ito mga kapatid, ano, mga kaibigan. At yung mga hayop ay na mga imbakan talaga ay yung mga wild, yung hindi nilikha para alagaan, hindi nilikha para kainin, na sinasabi ng banal na kasulatan ng marumi at karumaldumang. Ngayon, ay ang isang rule ng mga hayop na marumi at karumaldumang, sila yung mga basurero, scavengers. Mga basurero. May basurero na lumilipad, may basurero sa lupa, may basurero sa tubig. Sapagkat gawa ng kasalanan ay dudumi ang lupa at dudumi ang tubig. Kahit ang Diyos ay naglaan na, hindi pa man ito umuuso, ay pinasakay na yung maruming hayop sa daong sapagkat may gawain silang gagampanan, lalo na sa mga huling araw. At ang kanila ay maglinis. Ang trabaho ng scavenger ay kontrolin ang pagkalat ng mga virus sa mga bangkay, sa mga patay. Kaya 5 seconds pagkalagot ng hininga, ang unang darating ay langaw. Yung langaw ay pupunta sa mata, pupunta sa bibig, kung saan may mga liquid-liquid, at doon mangingitlog. At yung itlog nito, unang tipisa na magpapabulok ng mabilis sa bangkay. Sapagkat itinadhana ng Panginoon na ang lahat ng mamamatay ay uuwi sa alabok. Sapagkat pag hindi ito magiging alabok, yung mga patay na yan, ay tayo nakatira sa isang daigdig na hindi ka na makakapagpatakbo ng sasakyan at puro patay na hindi nabubulok. Kaya't may mga bakterya, may mga virus, may mga kung ano, no, mga pathogens para mabulok yung mga bangkay. At pag ito'y hindi, para ito'y mabulok agad at mayroong kakain para yung mga virus ay hindi makahawa sa tao. Kaya kung pag-aaralan ninyo itong vulture, yung vulture ay walang buhok sa ulo. Sapagkat ang kanyang trabaho, pag makakita ng bangkay, ay hahanap ng malambot na bahagi at kalimitan ay mga tiyan, yung ulang nabubulok. At pag malambot-lambot na, isusuot niya yung kanyang ulo. At manginginain siya doon, sisip-sipin niya yung mga nana doon sa bangkay. Wala kang dumi niyan. At itong vulture ay mayroong special na pandama. Malayo pa siya doon sa bangkay, ay amoy na niya at halata na niya, alam, detect na niya kung nasaan yung bangkay. At siya ay pupunta roon. Kaya napakahalaga ng vulture sa ating ecosystem. At itong vulture ay sa lahat ng hayop ay may napakabahong suka, sapagkat pag siya ay lalapain ng ibang hayop, ay susukahan niya ng sobrang baho. Ay ba't mabaho yung suka niya? Ay siyempre ang kinakaibulok. Ay di pag sumukay bahong-baho, susukahan niya. Kahit yung mga sisiw na bulkyor, pagpupuntahan ng ibang hayop at dadagitin, ay sumusuka ng pagkabaho-baho, ay sisiw pala ang. Ay bakit? Ay paano ang kinakain doon yung sisiw ay bulok?
at yung vulture ay 10 talampakan ang layo nung susunggab, susukahan na ng sobrang baho at aalis na yung manglalapa sapagkat anong baho naman yan ay ang pagkain ay bulok eh. Biru-biruin niyo yan. Pag yung balyena ay nalaglag na doon sa puso ng dagat, maglalabasa ng napakaraming scavenger ng layunin ng scavenger ay maglinis para hindi makahawa sa ibang mga isda yung mga patay na hayop sa dagat. Kaya yun yung kanang scavenger. Yun ang role ng mga maruming hayop. Mayroon silang gagampanan na mga tungkulin, mga kapatid. At ating kuwani itong kan. Itong daga. Alam niyo eh, maraming epidemic ang nanggaling sa China. Hindi natin alam kung bakit na gayon yung bansa na yan, ang daming epidemic na nanggaling dyan. Yung isa ay galing sa daga. Mula doon sa China, yung mga may mga hanayo na hindi malilinis, ay dumadami yung daga sapagkat ang daga ay kung saan may tao ay may daga. Yan ang napakatindi. Basta may tao, may daga. At yung daga ay nakakasuot kahit sa maliit na butas. Parang hindi ka siya magkakasya. Pilit na sasama sa tao. Pilit na hahalo sa tao. Tingnan niyo yung salot ngayon sa Australia. Napakatinding salot na daga. Talagang bilyon daga. Hindi makontrol. Ayun ay sumakay sa barko na yung barko naman ay may mga pagkain na makakain ng daga. Tapos ay may sakit yung mga taga-barko. Ay yung barko dumaong sa Europe. Naku! Ay ang dami ng namamatay sa Europe ay nang masumpungan nila ay galing pala sa pulgas. Yung pulgas siyempre nasa daga. Nasa daga yung pulgas. At yung pulgas ay sisipsip ng dugo sa daga. Pagkatapos, yung pulgas naman, pag malalaglag, ay pipisik yan, lilipat sa tao. At sapagat yung tao ay may dugo, kakagat yan. At pagkagat ng pulgas na galing doon sa daga, ay doon magsisimula na yung Black Death. Talagang napakaraming tao, 200 million o 100 million ang napatay nitong Black Death. Kaya itong coronavirus, hindi pa gano'n yan. Yung bagay, nagsisimula pa lang, yung Black Death ay kwan million, dadaang million talaga. Ay nakita nila na, ay di ba ganyan yung pusa ay kwan, mangangain ng daga, ay di nag-alaga ng maraming daga, namili ng daga, ng pusa pala. Nag-importang pusa at mangangain ng daga. Ay yung pusa pala ay may pulgas din, pati aso. Napunta naman sa aso, ay yung aso at pusa ay nasa bahay. Pinagpapatay ba ngayon pati pusa, pati aso? Halos na umunti sa Europe ang aso at pusa gawa ng pulgas na galing sa daga. At talagang malinaw na malinaw na yung Black Death ay galing sa hayop, galing sa daga. Kaya sabi ng banal na kasulatan ay yung mga kumakain ng karumalduman, kasuklam-suklam ng baboy at ng daga. Dalawang mention, special mention, baboy at daga. Yan ay mga tinatawag ng Biblia na kasuklam-suklam at karumalduman. At ang daga ay nag-trigger ng allergy. Pag sa inyong bahay ay may tao na may hikain at may nakikita kayong daga kahit bubwit, imposibleng gumaling ang hika sapagkat ang daga, ang ipis, ang butike, ayan ay may mga sakit na pinagmumula ng hika.
Hindi katakataka na sabi ng Biblia ay huwag niyo kakainin yan, mga marumiyan at mga karumaldumang. At nung sabi ni Brother Tidon dyan sa Pami, nung daw nagkasalot ng daga, sobrang dami daw daga, ay pag ikaw daw ay pupunta sa tindahan at bibili ka ng bawang, ng suka, at ng paminta, ay itatanong nung nagtitinda, bakit bibili ka, kayo bagay magluluto ng daga? Ay upo, ay dadagdagan yung suka. May libre, sapagkat malaking kabayanihan ang mga inang daga. Sapagkat yung daga ay salot, walang anihim palay. Pati mga balinghoy, kamote ay kinakain. Kaya malaking kadakilaan ang mga inang daga. Ay papaano naman pala yan? Ang daga pala ay pinagmumulan ng maraming mga sakit. Ay di, hindi rin pala maganda yan, mga kapatid. Ano? Ngayon, lahat palang trangkaso, mga virus ng trangkaso ay galing sa ibon. Lahat yan. Yung ilan naman mga virus ng malaria nang galing naman sa lamok. Ay kung alin pa gayong kwan, yung mga karumaldumala yan. Kayo'y magtataka rin. Hindi ba niyo napansin na yung mga hayop na marumi at karumalduman, yung kanilang mga gatas ay hindi available sa market. Magpakalaki-laki man ang baboy, magpakarami-rami ng dede at magpakarami-rami ng gatas, wala kayong makikitang powder milk ng baboy. Ah, baka awang ko may bibili niyan. O gatas ang aso, gatas ang pusa, gatas ang kabayo, gatas ang unggoy. Kung yung tikba lang ay hayop, kalahati daw ay hayop eh, kalahati tao, sabi nila, ay yung kanilang mga gatas ay hindi available. Yung sinasabi ng Biblia na mga karumalduman, huwag niyong kakainin. Yung mga bangkay ay huwag niyong hihipuin. Bakit? Dahil pag yan ay namatay na, mas lumalabas na yung kanyang virus at manghahawa. Ang goal niya ay manghawa. Kaya pupunta dito sa labas. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag niyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag niyong hihipuin. Karumalduman. At kung sakaling makahipo ng bangkay ng mga karumalduman na hayop, ay maglalaban ng damit. Maliligo, maglalaban ng damit. Yun ang yun. Pag nakahipo, madumi agad yung katawan. Kaya man din yung mga virus na yan, ay lagi man din di alcohol. Dapat daw ay laging pisnit ang alcohol. Ganyan tayo. Ay bakit? Ay mabilis makahawa itong mga virus nito. Mayroong isang nakalagay dito sa banal na kasulatan sa Exodo 22:31. Kayo'y magpapakabanal na tao sa akin, na anupat huwag kayong kakain ng anumang laman na nalapa ng ganid sa parang. Meron kasing nang lalapa, mga ganid. Anong sampulo mga ganid? Leon, tigre, uso, mga asong gubat. Marami yan. Ay sapagkat sila'y mga tirahan ng virus, ay di sila'y manglalapa nung hayop. Ay di yung virus nila ay kwan, lilipat doon sa nalapa. Nilapa lang yon. Ay, madali man din sabihin, ay pa na lamang namin, lulutuin na lang maigi, pakukuluan na lang maigi. Ay, papaano yan? Ay, wag daw hihipuin, papaano maluluto yan? Ang hirap niya. Ang hirap niyang puro kukuhitin mo lamang. Ay, sabi ng Panginoon, ay kwa, wag ninyong kakainin. Ay, ano ang gagawin dyan? Ay, sabi, inyong ihahagis
sa mga aso. Pansinin niyo, yung nalapa ng mga karumaldumang lahayop, mga ganid, kasi ang mga may pangamot, yan ay mga karumalduman, ay nang lapa, ay yung nalapa ay malinis na hayop, huwag na raw manghihinayang. Ay saan ihahagis? Ihahagis sa mga aso. Bakit yung mga aso? Ba't sa aso ihahagis? Kasi yung aso ay tirahan din ng virus. Imbaka ng virus. Ito yung mga asong ligaw, mga asong wild. Adi doon ihahagis para hindi kumalat itong mga virus. Ang takimong, nakalagay sa Bible yan. Na ngayon ay kwan, maa-appreciate ng mga nag-aaral ng agham ang Biblia. Maa-appreciate nila bakit may mga maruming hayop at bakit may mga malilinis na hayop. Isang babae ay kwan, isang babae ay galit na galit, nagmumurang maigi at sinisisi si Lulong Noe sapagkat yung kanyang pagkain na iwanan niyang bukas ay nilangaw. Ay yung bagang bangaw, yung nangingitlog ng parang bigas. Sabi niya, pagka-ungas-ungas naman itong si Noe. Ano niyang naisip nitong si Lulong Noe? At pati yung langaw na yan ay pinapasok sa daong. Sana niya nung pumapasok ay nakampas na, napitpit, napirat, at hindi na dumami. Ay alam ba nyo, ang langaw ay magandang sinyalis, magandang indicator, sure, na mayroong malaking problema sa inyong lugar. Na ang sign ay langaw. Mayroon dong mabulok, mayroon dong bulok, mayroon dong mabaho, mayroon dong napapanis, mayroon dong patay na kinakailangang alisin, may kinakailangang linisin sapagkat yung langaw ay pupunta doon at hahapon manginginain ng mga bulok. Scavenger na eh, ang tawag. Biro may kung hindi sinama ng Diyos yun. Yung mga hayop na yun. Yung bulkyon na marumi kung hindi sinama ng Diyos. Sabay, napakahirap niya na. No? Kaya sa Genesis 7:2, sabi sa magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malinis sa hayop. 7 pares, ibig sabihin, ay 14. 7 pares, 7 mag-asawa. Pero, 1 pares lang sa bawat uri ng maruming hayop. Kaya merong 14 na baka, 14 na kambing, tupa, kalabaw, may bupa naman dyan, kung ano pa mga malinis yan. Pero yung kabayo ay mag-asawa lang. Yung rabbit, mag-asawa lang. No? Yung pusa, yung aso, ay mag-asawa lang. Ay, bakit? Bakit gayon? Ay, kung sa ecology may gagampanan sila, sila yung tirahan ng mga virus. At kapag ang Diyos ay nagalit, kapag ang Diyos ay naghinanakit, kapag ang tao ay lubabag, gumawa ng karimarimarim na kasalanan, uutusan niya ang mga hayop na ito. Ang mga virus na ito na lumukso sa tao. At ang mga virus na ito ay maminsala, pumatay, magmutate. At ang COVID-19 virus, mga mahigit ng 2,000 mutation, sapagkat paglipat sa isang tao ay mag-mumutate siya. Pag iyong kukontrahin, paglalagyan mo, pag iinom ka ng gamot, kinakailangan niyang mag-mutate para labanan yung ating mga antibiotic, para labanan yung mga virus, yung mga vaccine na nasa atin. Kaya't pinatunayan ko sa inyo ngayong gabi na mayroong mga sakit, mga virus na nakaimbak sa mga hayop at ang 70% ng mga sakit na ating ipinamamatay
ay nanggaling sa hayop, sa panghipo ng hayop, pag-aalaga ng mga hayop na yan, pagkain ng mga hayop, at pagsira sa kanilang mga natural na tirahan ng mga gubat. Maraming salamat po sa inyong pagtitaga na pakikinig sa akin na nakatatlong series na tayo. Pastor. Maraming salamat, Pastor Vito, sa napagandang topic ngayon, ano? Mga hayop na imbakan ng virus. Nice nating i-welcome si Ate Melody. Ay, kasama na natin siya ngayon. Ate Melody, bumati ka sa ating mga viewers at mag-akwang ka na rin ng iyong mga refleksyon. Ah, nakamute po kayo. Nakamute po. Inyo pong ayan. Wala pa rin po. Wala kayong sound. Wala po. Siguro kayo mag-log out muna. Hindi natin marinig. Yan, marahil po may problema ang sound system, ang microphone ni Ate Melody. Hindi natin siya mapakinggan kahit po naka-open ang kanyang microphone. Okay. So, yan, hopefully magkaroon na po siya ng atin po, Pastor, batiin itong ating mga sige, viewers. Oo, at kung meron silang reflection, meron din silang mga tanong. Ayan. So handang baka po kayo may tanong, may reaksyon doon sa lecture ni Pastor Vito ngayon, ay pwede po niyong sabihin. Ayan, kagaya po ni Beth Opel Macasero. Ayan, good evening po. Thank you for watching. Si Nelcy D. Guzman, bumabati sa atin ng good evening po sa lahat. Si Flor Imata, ayan, palagi po nating kasama yan kahit po sa umaga nating programa. Good evening po, Pastor Juby, ang sabi niya. At si Ma'am Pearl De La Torre Paras. Ayan, nagang napakasipag po niyan. Ating mga sponsor. Good evening, everyone. Salamat po. At meron din si Maribic Piñones. Good evening po. Si Ann Alvis Baladad. Ayan, sabi niya, good evening, Pastor Juby. Good evening din po. Si Ate Adelaida, diyan sa Australia. Good evening din po. Ayan, amen. Sumang-ayon sila. At si Ma'am Pearl, sabi, kumbangwa, Bukushi Juby to Bukushi Bito. Yan po ay word na Japanese. Tawag pong pastor ay Bukushi. Yan po ang tawag. So si Ma'am Annalyn Calcanya Ambay Alfonso dyan sa Kalintaan. Ayan, shout out po sa mga kapatiran natin dyan. Ang layo nang naabot natin, Pastor. Ang Doro. Si Jetro Paras, ang Geyo. Ayan, ito'y pamangkin ni Ma'am Pearl. At nanonood din si George Baladad. Gandang gabi po, Pastor Vito. Aba, siguro ito'y ay, baka po'y anak o asawa ni Sister Ann Alvis Baladad. Si Mabic De Leon Dael, dyan sa Santa Cruz. Good evening po, Pastor Vito and Pastor Juby. Good evening din po. At nanonood din po sa atin si Ate Noemi Padalyan. Salamat po sa puso. At Mirna Ricalde, ito po'y nasa Italy. Happy watching. God bless po. Thanks. Ayan. Siguro na may umaga na kay Ma'am Mirna ngayon. Kasi doon po sa aming morning devotional alas 6 ng umaga, ay sa kanya na may halos alas 12 na ng hating gabi. Si Ate Bing Alinsonorin, good evening po. Ate Bing, pagaling kayo. Salamat na kahit kayo may nararamdaman, ay kayo nanonood. Si Ma'am Lita, salamat sa panonood po at sa puso. Ayan. Mayroon si Corazon Lubay Garma dito po sa Chaong. Good evening din po. Ayan, meron pong reaksyon si Ate Noemi Padalyan. Ang sabi niya, sa Hong Kong ay lahat ay kinakain po yan. Ahas, aso, pusa, daga, ipis, palaka, siyempre paniki at marami pang iba. Ayan,
So exotic ano, mga Chinese. Kaya nga may narinig po ako, Pastor, na parang istorya tungkol sa China. Ating i-welcome muna si Ate Melody. Ayan. Ate Melody, mag-testing ka ng iyong microphone. Naka-mute po kayo. Aba, ba't kaya wala po kayong sound ngayon? Oo, hindi namin marinig ang iyong tinig. Ano kayo nangyari sa iyong headset ngayon, sa iyong microphone? Ayan, mayroong problem po. So sabi po, nung aking narinig na kwento, sa China daw, lahat ng lumilipad ay kinakain, Pastor, sabi. Pero laang daw po talaga sa eroplano at helicopter. Pero lahat daw nang lalipad. Ipis, masat may pakpak. Wag lang daw talagang eroplano. Lahat ng may apat na paa kinakain ng mga ng Chinese daw. So mawalang galang na po, disclaimer tayo sa mga Chinese ha. Ito po yung narinig ko lang naman na kwento. Lahat daw ng apat na may apat na paa ay kinakain sa China. Kwera lang daw sa lamesa. So inilarawan lang sa nagkwentong yun na ganun nga po katindi sila. At yan po, si Ate Noemi galing po, galing kasi sa Hong Kong yan. Kaya alam po niya mga bagay na yan. So si Maricel Soriano Pascua, good evening po. Si Ate BG, aba, salamat sa puso, Ate BG. At si Cesar Alcantara, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Pastor Juby, more power po sa inyong programa. God bless po. Thank you, Father Cesar. Si Pastor Freddy Matira, yan, ng Central Luzon Conference. Yan po ay, ang tawag dito, siya po ay director ng publishing. God bless, Pastor Fred. Wala pa rin kupas. Ayan, salamat, Pastor Fred. Ah, pareho po kayong Fred eh. Alfredo lang sa inyo, Freddy, pero halos parehas ang inyong palayaw. Si Nancy, thank you. Good evening po. Esther Emma, si Ate BG, bumati sa atin ng gandang gabi. At si George Baladan, thank you so much, Pastor, for the nice messages. Si Kuya Richard, awa, kumusta ka na, Kuya Richard? Palagay ko ikaw ay naka-ECQ dyan sa Laguna. At si Ate Flor, Ilaw Dagos, na nandyan sa kalantahanan, dyan sa Sariyaya. Good evening po kasama si Kuya Larry at si Kyla. Ayan, sabi ni Ma'am Mirna Ricalde, lagi ako nanonood kay Pastor Vito. Magaganda ang kanyang advice sa kanyang YouTube. Ayan. Salamat po sa panonood. Salamat po. Oh, sige po. Inyo pong panoorin yung kanyang mga programa sa YouTube, kahit po sa Facebook. Yung kanyang natural wellness. Ganda po yan. Si Bro Bear, ayan, salamat Bro Bear sa iyong panonood. At si Brother Freddy, ayan, isa ba pa rin Freddy? Magandang gabi po, Pastor Juby and Pastor Vito. Good evening din po, Sir Fred. Ayan, oo. At si George Baladad, Kuya Noli, nice to see you here in hope and love. Aba, nagbatian yung dalawa. Oo. Ayan, salamat. So itong ating programa, maganda, nagkakita-kita ang mga kakasama dito. Ayan po, si Ate BJ, mayroon po Pastor, ibinahagi, sabi niya, kapag panay gulay ang ulam namin, walang langaw. Pero kapag may fish or chicken, ay may dumadating na langaw. Siguro nga, ang gusto nila ay flesh. Ano Pastor ang iyong comment dito? Totoo, parang totoo nga raw. Sapagkat ang dugo, ayan ay napakarumi. Mm. Ay pag tayo magtapon yan, sa kanyang lansa, ay kinakailangan natin ang langaw. Para yan ay himurin, para makain yan. Para maalis yung lansa at maalis yung baho. Mm. Ito sa totoo lang, yung langaw ay malaking pabor sa atin. Kasi sila yung tagakain ng lansa. Mm. Ng baho. Eh, paano kung wala yan? Eh, di andun yung lansa. Ay, kaya lahat ng sakit ay nasa dugo. Mm-hmm. At kapag yung dugo ay lumabas yan, yan ay buhay. Yung ipan, pinagmumula ng pagdami ng mga bakterya. Kaya sa ecology ay talagang napakahalaga ng may langaw.
yung langaway kwan, lumulok-sulok siya at nakakaabot ng ilang milya. Opo. Sa paghahanap ng kanilang malilinis ay pupunta sa bakayan. Di lamang, kung kayo merong oregano, meron kayong salay, itinin nyo at ilagay nyo sa misa ay hindi pupuntahan ng langaw. Oh. Yun, ang, yun naman ang punta dyan. Pero kailangan natin yung langaw na tagahimot ng dumi. Mukhang bago sa akin, Pastor, yung sinabi nyo. Magpipit-pit ng salay. At ano yung isa? Tanglad. Tanglad, oo. Oh. Kahit diesel, yung lahat ng mababango. Oo. Oh. Yung palay, ang langaw ay talagang layas. Kasi ang yung mga langaw ay may special na pangamuyag. Bango-bango sila sa mabaho. Oo. Kung sa atin nakakasuka yung mabaho, sa kanila ay makaturo laway sa sarap. Kaya nilagyan sila ng Panginoon na ibang klaseng pangamoy at ibang klaseng taste bud. Oo. Para kung alin yung marumi, ay yun ang masarap sa kanila. Ayan, salamat po sa talagang yun ang tanong ng ating mga kaibigan eh. Kasi sabi, ay bakit panilikha ng Panginoon yung mga hayop na sinasabi ng ninyo at sinasabi ng Bibliang marumi? Ay bakit baga hindi ito pinahintulot na kainin? So ibig sabihin, Pastor, hindi ibig sabihin nilikha sila ng Diyos na talaga ang kanilang pagka-design ay para sa pagkain, hindi po ba? Hindi naman yun. Hindi talaga yun ang original plan. Talagang sila yung mayroong kanyang layunin. Ano po? Ang kwang Pastor, sila'y imbakan ng virus. Mm-hmm. Sila'y tirakan ng virus. Sa kanila tinitira, hindi sa atin dapat. At tagalinis. Tama. Kaya yung word na scavenger, oo. Naglilinis sila. Kaya lamang, noon ngang nagkaroon ng baha, no? At right after the baha, na-devastated yung mga halaman, mga gulay, mga puno, pansamantala ay pinahintulot ng Panginoon ang tao'y kumain ng laman. Tama po, ano? Kaya lamang, ang atin nga sinasabi ay napasarap tayo. Napasarap ang tao sa laman. Ay pati nga dugo, hindi lang laman, pati dugo eh. Ay kinakain. Kasi Pastor, 21 times na kumain ka ng masamang lasa, 21 times, sa pang 22 kain, yun ay napakasarap na. Masarap na, oo. Nasasanay ng taste buds. Siya nga. Kaya yung original diet, Ate Melody, kay ka po magsalita, baka po may voice ka na. Okay, ayan, po. Ang susunod po ng topic. Nag-restart. Good evening po. Salamat po, Pastor. Ang ganda ng mga topic. Tama po. Yung naan sabi po ni Pastor Vito kanina, yung may mga sakit na asthma, talagang hindi gagaling kung may mga hayop. Tama po yun. Oo nga. Sa bahay. Totoo po yun. Hindi gagaling. Ay, mayroon ako idadagdag doon na. Sige po. Yung pusa, yung aso, yung daga, naghihimog niya ng balahibo. Ah, siya nga. At yung balahibong yon ay lumilipad at nalalanghap natin. Okay. Kaya talagang sa bahay, kapag may problema ka sa baga, ay talagang masakit lang sa loob, huwag kang mag-aalaga niyang aso, pusa. Huwag kang papayag na may daga dyan, kapag talagang hindi ka gagalit. Opo nga. Sige, Ate Melody, tuloy mo po. Meron ka pa. Kasi meron po, yung mother ko po, na-operahan po siya noong nabubuhay pa siya, inoperahan po siya sa mata. Ngayon po, na-infect po. Itinawag ko dun sa aking kaibigan, Dr. James, yung aming po kaibigan na sa mata, sa East Avenue siya. Ngayon, sabi sa akin, siguro meron kayong aso at pusa, kaya na-infect yung mother mo. Totoo po. Kaya po talaga, kaya binalik po namin sa hospital at talaga in-injectionan yung mata kasi nga daw po na-infect dahil po dun sa mga balahibo ng aso at pusa.
Kaya simula po nga noon, talagang pinalis namin para gumaling po. Yun po talaga na experience namin na talaga yung aso at pusa talagang nakaka-asma, hindi lang po sa asma, yung pong sa mga infection. Kaya tama po, Pastor Vito, ang ganda po noon. Sana po, yung may mga asma, kami, ako po, nandito sa Montesillo, madami po kaming alaga dito ng pusat aso, talagang pinapakain niya. Kaya yung kasama ko, hindi nga po mawala ng asma kasi meron nga po ang pusa kahit nakatapi po. Yun po, tama po yun. Talagang experience po. Salamat, Ate Melody. Ayan, at nagkaroon ka na pati ng audio ngayon. So, mga kaibigan, hindi po namin kayo pinipilit na 'wag mag-alaga po ng mga aso at pusa, kasi alam ko may mga pet lover talaga sa inyo. Kami nga po may alaga din kami dito ng pusa. Teka, meron pong malakas yata lang ang electric fan sa amin ba ito dito sa. Alam natin kay Ate Melody daw. Ayan, kay Ate Melody, medyo malakas ang kanyang pan. Okay, so dito pa sa bahay, dumating lang yung pusa dito na hindi naman talaga namin parang kinuha. Aba, eh, meron pa, may dumating uli ngayong isa. Ay, kaya lang itong aming anak na si Atalia ay mahilig talaga, napapaamo niya mga haang hayop. Ay, pero minsan, pati yung pusa ay naroon sa aming higaan. Ay, anak, parang sobra na yata, pwede mo namang dyan lang sila sa lapag o kaya sa labas. Pero pag sobra na nga po na talagang tame, ano, ay napapaano. Pero yun nga po, alam natin yan na pwede pong magkaroon ng infection. So, it's your choice po. Yan, gusto nating malinaw sa programang ito. Yan po'y inyong kapasyahan. Hindi po na ating kayong inaalisan ng inyong karapatan. Pero ito namin po, lalo kay Pastor Vito, ay pagbabahagi lamang. Ano po? Pastor, meron kayong karagdagan pa tungkol dyan? Wala na po. Wala na po. Okay, salamat po. Si Ma'am Hazel Moyco ng Pangil. Kumusta na po, Ma'am Hazel? Sana po kayo ay patuloy na inaaliw ng banal na espiritu at patuloy po na kayo nasa mabuting kalusugan. Si Ate Beng, ang sabi niya, kung talagang gustong kumain ng chicken, mas mabuti ang cage free. Ibig sabihin yung malayang manok at native, kasi yung mga nabibili ay may turok na. Kaya pakuluan ng mabuti at itapon ang pinagkuluan. Aba, maganda itong kanya ibinahagi. Pastor, may reflection ka? Mayroon kayo reaction dyan? Yung kasing manok, ay nabubuhay ng 28 days. Oo, pinaiksina. Kaya unang araw, babakunahan niya, yung bakuna niya na spray lang. At uulitin niyo ng 18 days. Kasi pag hindi mo ginawa yon, ay napakaraming sakit ang susuungin niya bago umabot ng 45 days. Kung 45 days, pero ngayon ay 28 days lang, 31. Kaya talagang yun ay yung pagkain sa kayong iinumin ay lalagay mo na talaga ng mga antibiotic. At yun namang sapagkat na yung mga kwa na yun ay kumbaga, yung mga virus na yun ay tumatapang na. Hindi na nila makaya yung, hindi na nila, sila hindi na namamatay sa mga antibiotic. Kaya kung kayo ay laging may sipon, baka ang isang paraan na para mawala, kahit uminom kayo ng gamot ay mayroon, ay baka tumigil kayo sa pagkain ng manok kung lagi kayong singa ng singa. Tama po. Si Ate Melody po, yan talaga nag-advocate po yan ng healthy lifestyle dito sa amin sa Lutukan, at lalo na po yung vegetarianism. Sige po, Ate Melody. Pastor, may isi-share ako. Nung ating pong guest po si Pastor Vito, yung po nag-crusade ka sa Sariaya po, di ba po, 2015. Yung madami po nabisyagan. Talaga si Pastor Vito tsaka si Ma'am Alona, yung mga pinaprepare nilang sa health ay napakaganda po. Hindi ko ba malilimutan yung kay Pastor Vito na sabi sa amin,
ituring niya ng baboy yung manok talaga kasi parang ganun na din yon. Kaya eh 2012 pa din po hindi nag-start na po ako mag healthy lifestyle. Kaya noon nga po talaga hindi na din ako kumakain. Kaya totoo po yon. At isa po yung aking anak na nurse na si Goldie nasa Dubai ngayon, nung naandito po siya sa Pilipinas, ay bawal na bawal sa kanya yung chicken. Sabi nung doktora niya dito, kasi may feeds yun, kaya ina-asma siya. Kaya siya po ay nag-vegetarian na rin, kaya gumaling po yung kanyang asma. Kasi po yung manok ay merong mga feeds. Yung feeds po na yun, nakaka-asma po, sa ating kalusugan. Kaya ako po ay talagang hindi nga po, tsaka sinasabi ko nga po talaga sa ating mga kaibigan, at talagang sabi nga ni Pastor Bito, iturin yung baboy. Hindi mo kalimutan yung pastor, ha? Sinabi mo yun. Totoo po yan. Sorry po din sa kumakain ng manok, ha? Yun lang po. Ayan. So, hindi naman po namin kayo pinipersonal. At talaga pong yan ay pagbabahagi lamang po. Okay. Thank you po. So, si Ma'am Maribic Piñones, ang sabi, aba, may tanong pala siya. Tanong ko lang po kung nakakain po ba ang whale o yung balyena. Kasi mga hapon po kumakain ng whale. Thank you po. nasa Japan si Ma'am Maribic eh. Ano ma'am? Oishida yo. Ako po nakatikim ako ng whale pero yun ay talagang tinisting lang ni Pastor Imay sa akin. Pastor Vito, may sagot po kayo? Hindi ako ganun familiar dyan. Yan kasing whale, hindi yan isda. Yan ay hayop. Yan ay walang tinit. Yan ay mayroong buto. Yan ay mamal yan. Hindi ako familiar dyan. Baka kasi yung mga Japanese, bakon sa technology, baka sa pag-aaral nila ay pwedeng kainin. Opo, yan po'y kinakain pero ipinilalagay po na para kumbaga dahil siya nasa dagat ay siya parang isda. Kaya lamang ay wala po talagang kaliskis ang whale. Wala pong kaliskis yan. Pero ako po, no, ako'y nag-missionary nga dyan sa Japan, sa Osaka, ay talagang pinatisting sa akin ni Pastor Imay. Ay napakalambot ng kanyang yung laman, ano? Mas malambot pa sa tuna yung sushi o sashimi ng mga Hapon. Pero once lang ako tumikim, hindi na po ako tumikim. Pero talaga po sa Japan ay yung pag-whale, ano, whaling. Ay, pero ipinagbabawal po yan dito sa atin kasi na endangered po ang ganyang mga ano tawag dyan, isda o hayop man, ano po. Kagaya sa Japan, kinakain po nila yung mga, ano, alam niyo yung sea urchins? Oo, yung tuyom sa Bisaya, kung tawagin. Makamandag po yun. Kinakain po yan. At saka yung pugo, kung tawagin sa Hapon po, yun po yung mga butete dito sa atin. Yung mga isdang lumulubo ang tiyan pag nahuli, may mga tinik, oo. Alam po ni Ma'am Pearl yan at ni Ma'am Maribic kasi nasa Japan yan. Inaalis po nila yung lason, ang galing nilang mag-alis ng lason. Pati po yung ano, yung alam mo Pastor Bito, yung nasa dagat na kulay itim sa Cebuano ay balat yung itim. Balatan parang pipino sa dagat. Kinakain din po nila yan. Ayan. So sa akin paliwanag kay Ma'am Maribic ay hindi po kinakain natin ang mga Adventist. Kung ito po ay talagang sasaklaw siya kasi nasa tubig, nasa dagat, yun ang sabi sa Bible, kung isda man siya o hayop, pero siya ay nasa dagat, sabi wala, dapat po may kaliskis at may paligpig. Pero definitely wala pong kaliskis ang tawag nito, ang whale. Okay, sana po yung nasagot natin. Si Ma'am Ruby Gagaulin, maskulino, ito'y taga Gloria Oriental Mindoro pero nasa ibang bansa na po ito. Kumusta Ma'am Ruby? Sana ikay magaling na mula sa iyong karamdaman. Sabi, happy viewing po always. Salamat po for reminding us how to be healthy. Yes po, ito'y para sa inyo at para din po sa amin na mga guest o mga host, I mean dito.
Sister Edna diyan sa Infanta, good evening po. Sister Ludet Garcia, awa, good evening Sister Ludet. Yan, healthy na healthy yan Sister Ludet. I mean Ludet, hindi na nakain yata ng ano ba hindi niya kinakain Sister Melody? Sabi sa akin nung Sabado eh. Hindi na yata nagra-rice. Nagra-rice, saka sabi ko inayon ko na huwag kumain din ng meat ng masyado. Oh, yan, salamat Sister Ludet at marami na ang nag-healthy healthy living talaga ngayon. Ayan, si Ma'am Pearl. Pwede po tayo kumain ng dilis? Yan, tanong po niya. Di ba? O kang di ba? Ay, sa aking tingin, ay mayroong kaliskis yan. May kaliskis po, yes. So, madali lang matanggal pagka idalis mo sa tubig. Apo. Pwede po, pwede po. Nakain nga po tayo ng dulong. Huwag lang po yung alamang. Kasi yung alamang talaga po, wala po yung kaliskis. Pero yung dulong, nakaliit-liit po noon, may kaliskis po yan. Okay po. Oh, kaya lamang, naalaman ko, pag sobra po yung dilis, kahit po yan, lalo na po yung dried na, yung tuyo, mataas pala sa uric. Uric acid. Mataas pala sa uric yung mga dilis. Okay? Si Ma'am Miriam Umali, good evening po. Good evening din. Sabi ni Ma'am Pearl, Pastor, di ako nakain ng sushi. Nang na row. Aba. Hoy si Dayo, ano Pearl San. Bakit hindi nakain si Ma'am Pearl? Ako po 'yung kumakain ng sushi. Yung po 'yung hilaw na isda. Ano? Na inihanda, yung po 'yung halos ang ano diyan ay salmon o kaya po 'yung tuna. Yan, tuna. Okay, si Ate Bing sabi niya yung isdang espada po ba'y malinis? Aba, maganda mga tanong. Parang walang kaliskis yung pastor sa aking kanay. Ikaw ay mas bihasa sa dagat eh. Pero sa aking tingin, wala siyang kaliskis. Apo, ayan, totoo po, tama po. Wala pong kaliskis at ibing ang espada. Yan po ay makinis lang. At parang electric eel yan doon sa dagat. Okay, wala po. So si Ate BG, yung cream dory fish ay marumi din. Malimit na inihahain sa mga restaurant as fish fillet. Oh, totoo po ito. Yung kasi karamihan hito. Oo. Yung malalaking hito. Madumi. Yan po, malimit po yan sa mga restaurant. At ako personally, nabibiktima yung minsan di inihahain po yung fish fillet. Di akala natin pag sinabing fish fillet, talagang mga isdang ano, mamaya may bubulong, pastor, yan po yung cream dory. Aba, sorry po, kasi hindi nga natin agad na itatanong, pero talaga pong yung pala yung mga cream dory na wala pong mga kaliskis na isda. So at least nagiging aware tayo at pagka mayroon pong mga handang fish fillet, yan nagiging maingat na po ako. Aba, si Pastor Rojem Salvacion, ang Mamay Rojem. Good evening po. Sabi niya, maganda kung wala ng karne. Nag-uutay-utay na ako. Aba, thank you, Pastor Rojem. Sana kayo makapag-guest din dito o kaya sa Hope and Love, sa morning devotional po. Yan, kaya aking i-message. Salamat, talagang... Ang Mamay. Oo, ang Mamay Rojem ay nag-uutay-utay na. Nawala ng karne. Yan, maganda po yan, mga pasimula. Si Pastor Arnel Valenzuela Bea diyan sa saan ba ito ngayon sa Litiboro, palagay ko sa Litiboro ito. Diyan sa may Central Oriental Mindoro. Ayun sa Pola, yan ang kanyang distrito. Good evening, sabi niya good evening po. Health is wealth. Salamat po. Si Ate Bijole, maraming nagsasabing delikadong kumain ng hilaw na isda. Totoo po, marami pong nagsasabi at ang ano nga dyan ay pwedeng makakuha tayo ng bakterya. Yung pagkikilaw. Opo. So yung kilaw na gulay, medyo maganda, no, Pastor? Yung hindi na niluluto. pero yung isda, totoo po yun. Pero yung mga hapon, ay talaga pong napakahilig po nila sa tagnito. Sa ganyang hindi na niluluto na mga isda. Aba, si Pastor Rojem, nagbabalik. Yung hiwas, wala ding kaliskis.
Yung malapad, yung bilong-bilong kung tawagin sa Cebuano. Apo, ito pastor, salamat pastor, pero talagang nung ako'y nadestino ng kalintaan ay tabing dagat po, ay talagang malaking debate itong isdang ito. Dahil may mga Adventist nagsabing may kaliskis na natatanggal daw, maliliit. Meron ding nagsasabing hindi. Ay di talagang, katulad po ng pakoy. Nadestino ako dyan sa Infanta, dyan sa Dinahikan. Abay, nakakahuli sila ng pakoy. Alam niyo po ba yung pakoy? Yung po yung maitim na isda na pagka hindi pa siya iniihaw, ay akala mo'y walang kaliskis, parang buong balat. Pag inihaw mo na, abay, natatanggal ang mga kaliskis. So nagiging debate po yan ng mga kapatid. May nakain at may hindi. Para pong issue yan, parang issue pastor ng balot. Pag pala inihaw ay nagkakaliskis. Ah, nagkakaliskis. Yun yung po yung pakoy. Yung parang may sungay-sungay doon na isda. So, opo, hindi man tayo expert sa mga bagay na yan. Pero kung talaga pong kayo alanganin, ay di mas mabuti pong wag nang kumain. Ano po, huwag na talaga. Pero pag natitiyak naman yung may kaliskis, ay wala po namang problema. Pero yun na nga po, dito sa ating programa, inaakay talaga tayo mula sa ganyang pagkain patungo po pabalik sa original diet. Okay, si Ma'am Pearl, Pastor Juby, di talaga kaya ng sikmura ko ang sushi. Mahina pala ang sikmura ni Ma'am Pearl. Ay, Ma'am Pearl, nakain ko po yan, natikmang ko po yan dyan sa Japan. Kahit yung nato, ayan, yung nato po nila ay binulok ng mga beans. Kumbaga sa atin, ito'y binaguong, baguong na isda. Sa kanila naman, yun ay palagang maraming mga, kahit hapon, ay hindi kumakain yung nato. Ay, pero na ako'y pinakain, nakaya ko, hangang-hanga ang mga hapon. Sabi, oh, jubis ang sugoy, ne, sugoy, ne. Ay, ang ibig sabihin, magaling daw, sugoy, sugoy. Okay, sabi niya, ang tulingan at makarel po ba pwede sa atin? Aba, maraming katanungan si Ma'am Pearl. Yes po, ang tulingan po ay may kaliskis sa batok. At yung mackerel, yung po yung mga ginagawang mga ano ito, sardinas. Yes po, meron. Kailan po matataas yan, Pastor ano, Ate Melody, sa yung sa uric. Oh, sa uric. Ang tulingan po pagka kumain po ang merong asma ay naaasma siya, hinahapo siya. Masyado pong mataas yung kanilang ano purine. At may cholesterol din po. Kaya hindi na din ako makain ng tulingan. Yung mga tambakon. Opo, ganun. Tulingan, tambakon. Opo, yes, at mataas din po ang mercury according po kay Dr. Johan Manyes. Namin talaga po siya. Talaga yung pong malalaking isda, yun daw po yung talagang kumakain ng mercury at yung purine nila. Po, kasi yung mga isda pong mga lalaki, yan po ay nagmamigrate. Opo. Kaya migrated fish. Yes. At lutang yan sila. Nakakakain silang nasa ibabaw. Hindi katulad ng mga isdang nasa ilalim, sa bato. Yun, ang ginakain niya ay mga lumot. Ano, yun talaga. At saka white. Mga white flesh. White fish po ang advice sa atin. Mm-hmm. Kaya the more po na madugo, talaga yes, po. At least ang kaliskis yan po nagiging ano. Okay, so si Ate BG. Pero sabi Ate BG, kaya delikado din siguro ang fishball. Totoo po. Oo. At itiam. mga bulok pong isda yung ginagawa na yun. Oo. Hindi natin alam kung ano talaga ang ingredients. Totoo po yun. Pag bumili po kayo ng mga ganyang hindi paluto na naka-plastic sa palengke, basahin niyo pong mabuti ang label. Kasi mamaya po may nakalagay talaga doon squid. Mm-hmm. At talaga, pwede rin po na yun ay mga isdang walang kaliskis. Kaya po, pagka kumain kayo niyan, bagaman hindi po talaga advisable at healthy ang mga pagsasawsaw sa fishbowl, huwag po sanang magagalit yung magpipishbowl sa atin. Eh, kasi dyan po nang gagaling yung HEPA, yung sakit na hepatitis. Sasawsawan po yan na kung sino-sinong sumasawsaw, hindi po talaga healthy. Kaya lang, dun po sa tapat ng Mamsi, nung ma-hospital itong aking mga kapamilya ko,
Aba, merong nagtitinda Adventist ng fishbowl. Hindi, sabi ko, talagang tiyak po ba ito? Ay tiyak daw at si Adventist. Hindi, nakabili ako doon. Pero mas maganda pong sabi, huwag mahihiyang magtanong. Ano, Pastor? At Ate Melody? Opo. Okay. Ayan, mag-comment lamang po kayo kung may karagdagan. Si Ate Fede Mesa, si Ate Ning, dyan sa Macau. Masarap po pakiramdam pag wala kakinain na mga meat po. Okay po. Okay, maganda ito si Ate Ning, ah. Oo, iba, kasi mabigat, di ba, Pastor? At Ate Melody? Mabigat sa sikmura ang karne. Sa system. At ilan ngang araw yan bago ma-ano, Pastor? Ha? 3 days yan. 3 days po pa, bago ma-download. 72 hours. Oo. Samantalang ang gulay at na prutas, pag kinain mo ngayon, ay pwedeng mamaya na tunaw na. Ako mayroong naging... Sige po. Para mga missionary sila, Amerikana, ay tapas ko, yung pinuntahan namin, nagkakatay ng baboy. Ay, yung isa, hindi pa nakakakita ng baboy na kinakatay, nanood. Ay, ka, nag-gilitin yung liigay ka, sumirit yung dugo. Ay, halos ang himatay, ay nag-iyak na, nag-lipagi. Sabi ng mga kasama, alam mo pa, patayin ngayon, nanood ka pa. Alam na iba, ang isang nakakasama sa pagkain ng karne, isa sa nakakasama, yung brutal na pag-aalaga, pagbabiyahe, at yung pagpatay. Talagang sila yung mga may buhay din na hindi na napapatay na aalagaan ng tama. Masyadong hirap. Mantakin niyo yung itong kalabaw. Pagdating sa katayan, lalagyan ng husa bunganga, tapos palalakasin yung itong gripo. Bintong agad yung tiyan, ay tumba sa laki ng tiyan. Tapos ay sabay na ginigilitan at binubuhusan ng tubig na mainit. Napakasakit, napakabrutal. Ay, sabi ng Bible, mapalad ang mga mahabagin. Sila'y kahahabagan. Kaya at least doon sa Israel, bago patayin yung hayop, bago ibiyahe, pinatutulog muna. So pag yung hayop ay gising, ay yung isasakay sila sa trucking, alam nila na yun na yung wakas nila. Oo, talaga. At sila'y nervyos. Nag-re-re-re-re ng mga toxin. Yung toxic yung kanilang laman. Kaya napakadelikadong kainin ng mga hayop na inalagaan, pinatay, sa brutal na pamamaraan. Opo, salamat, Pastor. Kaya nga, Ate Melody, mayroon kayo? Opo, alam niyo pa nung sa Dubai po, na eksakto pong nakarating ako, na doon sa slaughterhouse, yung pong manok, napadaan kami, buhay po, talagang meron silang machine na tinatanggalan ng balahibo. So, po nakakaawa kaya nakakakilabot. Pero safe naman po yon yung talagang napadaan sa kami. Pero ganun po talaga, basta pagkalagay, buhay pa po yung manok, hindi na po ginilitan. Talagang tinatanggalan na po yung machine, tinatanggalan na ng balahibo. Kaya tama po yon, sobrang brutal nga po yung pagka, yung mga kakayo. Makakilabot. Kaya nga po yung sabi ay paano daw tinawag na Chicken Joy, ay naiyak nga yung mga chicken. At pinupugutan, ay bakit tinawag na Chicken Joy? Ay samantalang bago sila maluto, ay dumanas ng katakot-takot na hirap. Okay, kaya ay, sabi din. Itong mga hayop, sobrang talino niya, sobrang lakas ang pakiramdam. Hinuhuli pa lamang yung kasama, ay di ba kayo umiiyak? Kasi alam nila na wakas na yun. At yung mga baboy sa kabilang farm ay nakikintuhan din. Ay, dumating na pala yung oras nila. Napakahirap yun. Okay. Thank you po. Sabi ni Ate BG, yun ang safe. Kung may doubt, ay huwag nang kumain. Tama po, kasi magigilty ka lamang. Si Mari Vic Piñones, thank you po sa pagsagot. Pastor, welcome po. Si Ate Fede Mesa, sabi niya, naku po, Pastor, hindi ko po talaga kayo kumain ng sushi. Ay, talagang
Marami talagang ayaw pala ng sushi, ano? Chinese country ang mga viewers niya. Sa Macau. Ah, Tining, lutong Macau na lamang ang iyong kainin. Sabi ni Angel Advin Marso, ayan, may panalangit at may puso. Thank you sa panonood po sa Marso family. Si Lori Cornelio, ang fishball po ay mga ingredients, ay mga isda na hindi na po binibili sa fishport. Mga patapon ng isda. Ay, mabaho. Mabaho pag niluto po yun. Hindi nyo ba pag niluto may amoy? Pati opo, yung kaya talagang mga kwan na nga yan. Ngayon, ayos lang po sana nga kung yun nga yung mga isdang may kaliskis. Ay, mas kung maganda yan po. Homemade na lang. Maggawa sila. Homemade pong fish. Ah, yan. Maganda pong homemade. Mas maano po. Mas safe. Sir Edna at si Sister BG uli sabi niya HEPA A at HEPA aba, may I na pala, wala na pala sa B at HEPA C aba, HEPA I na talaga ang nakukuha sa fishbowl. Oo, totoo po yun, yung sa ganyan sa sausawan nga po. At yan po yung sabi ni, hindi lang niya sabi yan, sabi ni Doc Ina. Oo, kita mo, talagang galing pa po sa isang doktor yan. Sister Edna, good evening po. At ang sabi ni Ate VG, nako, ang sarap pa naman ang ginataang kalabaw na may papaya, ang tagal ko nang nakakain noon. Ito po yung kanyang reaction doon sa binanggit ni Pastor Vito na yung mga kalabaw, paano katayin. Ay dito po sa aming distrito, lalo na sa Candelaria, Sariaya, Chaong, talaga po yung kalabaw ay number one dito. Number one, Pastor, dito ang luto at yung po'y ginataan nga. Ginataang kalabaw. Ako mayroong idadagdag, Pastor, sa kalabaw. Opo, sige po. Mayroong isang matandang babae na 25 years nang mayroong psoriasis buong katawan. Mm-hmm. Ay di akin namang ginagamot-gamot. Aba, ay kwan, natanggal na. May kaunti na lang sa likod. Mm-hmm. So, sis, ay talagang kano, ako tuwan-tuwa at ikaw ay umiigi, ay sa likod mo lang may kaunti sa mukha, ay talagang ikaiigi na. Ngayon, ang usong-uso doon sa Luciana, yung bagang dugo ng kalabaw ay ibabalot sa dahon ng saging at pakukuluan na may luya. Mm-hmm. Kaya sabi niya, Pastor, ay... ang tagal ko na purukan ay ang tagal namang ngayon lamang po ako ulit titikim. Ako hihingi sa inyong pahintulot na makakain ng dugo ng kalabaw na yon na nilagyan ng luya. Because pag ikaw ay kumain yan, walang kwenta yung ating ginawa na pag-TTS. Babalik ulit yan. Babalik ulit yan. Hindi naman siguro pastor, minsan lang. So, okay, hindi naman kita mapipigil at yan ay iyong katawan. Okay, kumain nga. Naku, pagbalik ko ikaw, nagbabalikan na ulit yung psoriasis. Puno na ulit ng psoriasis. Nagbabalikan na ulit. So, okay, tingnan mo, walang kwenta yung ating pag-TTS. Kung ano-ano nang ginawa natin, matanggal lang yan. Napakahirap panggalit, napakabahal pa man din ang bagay. Yung paggawa naman namin normal lang, natural, kaya hindi naman magastos. Tapos yung po, yung isang pagkain lang, isang beses na pagkain ay bumalik na. Oh, grabe. Matindi ang price. Salamat, Pastor. At maganda. So, yun po, hindi naman po namin kayo tinatakot. Amin lang pong ibinabahagi kung ano po sangayon sa mga karanasan. Yan si Nanay Lilia Mupera, Merna Ricalde. Yan, thank you po. At ilan na lamang at ay magtatapos na. Pa 8:30 na pala. Si Lori Cornelio, pwede po gumawa na lang ng homemade na fishbowl. Healthy foods pa. Oh, yan, tama po. At si Sister BG uli, may nagbigay ng chicken sa amin. Ang tagal bago na planong patayin. Nang makapagpakulo na ng tubig at papatayin ko na, ay naawa ang mga anak ko. Kaya pinamigay na lang namin. Ayun, marami na daw anak. Ay, mas maganda. Oo, talaga pong apakahirap yung ikaw ang magkatay ng manok kasi babaliin mo yung liig at babalibuhuan mo at gigilitin mo. Ay, ito, talaga. Pastor, nung yung tatay ko ay mamamatay,
mamamatay na. Yapos-yapos ko. Bago pa naman ako tanginigan, nangingisay ba kayong kamay sa kayong paa? Nangingisay, opo. Ay ngayon, magpapatay kami ng manok. Ako yung tagahawak ng paa. Ay, nakisay din. Nakisay po. Naku, talaga namang ako'y simula nung na hindi na makapagpatay ng manok. Nung nangiligo ko kay mami, ay kwan, sabi nung kanyang tatay, Fred, pakipatay ng manok. Sabi ko sa kay mami, ikaw na magpatay, hindi ko kaya magpatay ng manok. Naalala ko yung tatay ko na yung kamay sa kayong paa bago man nagpatay ng manok. Ito po, kasi yun po yung huling hinga nila. At lalo na pag nauubos na, tumutulo na ang dugo, ay talaga nga pong nakakaawa. Okay. Ayan. At si Ma'am Vivian Martos, dyan sa Lian, Batangas. Good evening po. Good evening po kay Ma'am Vivian, kay, at kay Sir Nemi. At si Jayar Dagyo, good evening po from San Pedro. Mariel Dagyo, salamat po Pastor. Nalalaman ko po ang dapat at di dapat kainin. Yan, you're welcome po. Jayar Dagyo, yan, shout out po sa Dagyo family. Diyan po sa San Pedro, Laguna siguro yan. O San Pe, baka ito San Pedro ng Chaong. Ano po, JR? Baka nga ito sa San Pedro ng Chaong kasi may San Pedro Laguna. Okay, si Ate BJ ulit, natutuwa ako sa kapitbahay namin na nagpi-fishball. Gumawa siya ng vegetable balls. Aba, yan na maganda. At kasama sa tinitinda niya, pinuri maganda niya. Yan, ah, ay, maganda. Meron ng vegetarian fish, vegetarian fishball tuloy. Vegetarian balls na lang ang tawag. Veggie balls. Veggie balls, kasi may tawag ng meatballs, fish balls. Ay, di veggie nga, no? Veggie balls. Tama. Ayan, at healthy po yan. Okay, sila Ma'am Lori Cornel, good evening po sa inyong tatlo. Lalo na po kay Pastor Vito. Nakasama na taga rito sa Liliw yan si Lori. Ayun, oh. Thank you Ma'am Lori Cornelio sa panonood po. Si Ma'am Mirna Maestri Binavides, abay, ating retired teacher natin. Thank you Ma'am Mirna. God bless po sa inyo. At si Adriano Gavenya mula po watching from Bulac, Santa Maria. Di alam ko yan. Kaya pala. At sabi ko yung Gavenya ay sabi ko si Pastor Adriel Gavenya ay kaya pala. Good evening po sa Gavenya family. Yanan pala to. Lagi nga pong nanonood yan kahit sa ating Hope and Love, yung sa morning devotional. Lagi po nababasa yan si Sir Adriano Gavenya. Mga taga San Pedro yan sa Chaong Pastor. Ayan. Shout out po sa mga taga San Pedro. Yan. Yung Dagyo family, sina Jocelyn. Ayan, yung ating mga bagong binyagan dyan, nakakatuwa at kayo ay nanonood. At kayo ay nagkakaroon ng family worship, magbabible study kayo, ng kayo-kayo riyan, ay talaga nakakatuwa po yan. Lalo kayong lalakas sa pananampalataya. Ayan, so hello Mars, Lori, Cornelio, aba. Yung pala'y ka-ano ng Liliw, taga-Liliw nga pala ito si Ma'am Pearl. Si Miriam Umali, ako po ay nagagalak at nakapanood ako sa inyong programa. Ayan, thank you Ma'am Miriam Umali. Tuwing Monday po ito, ating usapang kalusugan. At sa umaga naman po, yung ating morning devotional. Anyway, bukas po'y Martes. Hopefully po, available si Ma'am Beth Popwe. Siya po'y aking in-invite sa programa natin. Makakabalik na po yung pamilya ko, mahal ko, Ate Melody. Ayan, sana po available si Ma'am. Ang alam ko si Ma'am Popwe ay nasa Mindoro sa Occidental. Hopefully po ay may internet sila doon at makapag-guest po sa program bukas. Ang atin naman pong focus doon ay family life. Ayan. Okay, si Ate Bing, ang mga gulay din po ay may gamot din. Tama po yan. So bagaman gulay, ano Pastor ang kailangan na gawin sa gulay? Lalo't binili lang natin sa palengke bago lutuin. Ay, hinuhugasan niya ng baking soda para matanggal yung mga chemical. Pero ang mga may mga gulay kasi na yung laso na itong systemic. Pagka kinain mo yung gulay, pag kinain ng insekto, namamatay yung insekto. Mayroong mga mais na hindi kinakain ng insekto, ayaw rin kainin ng kambing at baka yung dahon.
Dahil amoy nila na talagang may lason. Yan. So yung iba po, pag wala pong baking soda, ay ibinababad po sa asin. Ano? Mga 15 minutes. Ate Melody? May kalamansi din po. Lagyan ng kalamansi. May mga natural po na paraan. Para yung mga gulay natin, yun na may ampalaya, mga talong, sitaw, okra, makikinis po. Pag the more na makinis daw po yung gulay na binili mo, ay the more po yan na marami po yung gamot. Pero pag may uod-uod, sabi baka yan ay, meron yang baka kaunti ang gamot o kaya yan ay, anong tawag doon? Yung wala pong gamot, organic. Yan, mas maganda po organic, sarili nating tanim. Si Ma'am Lori Cornelio, binabati po ang kanyang kumari. Si Ma'am Pearl, ayan, maganda at nagbabatian yung dalawa. Masaya po ako kay Pastor Vito at nakita ko siya sa video. Aba, mukhang matagal na kayo hindi nakikita, yeah, Pastor. Matagal na, 1 year na. Oo, mula nang nagka-pandemic. Opo, kaya pasalamat tayo sa Panginoon sa kabila po ng pandemic crisis na ito. Natuto tayong mag-online ministry. Ayan, pati po ako, kami ni Ate Melody. Hindi naman po kami dati marurunong dito. Ay, di naging blessing po itong online na ganito. Okay. Yan, magtatapos na po tayo. Ilan na lamang ito? Sabi ni Jayar Dagyo. Pastor, taga-Chaong po ako. Si Mariel Belina Dagyo po ito. Gamit ko po account ng asawa ko po, Pastor. Salamat po sa pagbasa, Pastor. Yeah, well, you're welcome po, Sister Mariel. At regards dyan sa ating mga kapatid, sa inyong mga kapitbahay dyan. At hopefully makadala uli ako sa inyong grupo at makapagpasigla. Ayan. Of course, si Nati BG, Kuya Midel, at ang mga kapatiran ng Chaong ang patuloy pong nangangalaga sa inyo. Ayan, si Ma'am Miriam, may katanungan po ako kay Pastor Vito. Ano po kaya maganda sa may uric at cholesterol? Aba, magandang tanong, Pastor. Ay, ang pinakamaganda dyan, ay huwag kumain ng mga mayuric acid at ng itong cholesterol, yun ang number one. Ano po yun? Kasi, anong mga pagkain yung mayuric at makolesterol? Ayun mga, halimbawa, ito na lang munggo halimbawa, no? Ito carne, sigurado yan. Halimbawa munggo. Ang munggo, pinapakuluan yan tapos ay itatapon yung pinagpakuluan. Yun ang mapapaunti mo. Kasi pag hindi, ay kanyang medyo delikado sa inin. Ito ang cholesterol, yan ay mga nakatago sa tinapay, yung hindi natin napapansin, hindi tayo kumakain ng ibang na cholesterol, pero kumakain tayo ng tinapay, ay makolesterol yan. Tama po, may mga pansa. Pagtatanggalin mo yan, di ba gaya yung mga upo, patula, yung mga sayote, yung mga matatabang na matutubig. Yung tubig ng niyog, magandang pantanggal ng kolesterol yan. Saka itong tubig na lagi mainit pag mataas ang iyong kolesterol. Kaya sa mga intake, ay laging kasama yung itong mainit na tea. Dahil mahilig sila sa mga baboy, mga kung ano-ano, ay pagka malamig yung iinumin, ay madali makapagpataas ang kolesterol. Kaya yung tubig na mainit, kahit hindi umaga, tanghali, hapon, kahit hapon, magandang parupa ng kolesterol. Ayan, salamat po. So talagang yung mga uric po, ano, nariyan yan sa mga pagkain natin at kolesterol at may sa karne nga po at minsan yung pagpiprito, yung ginagamit nating mga oil, cooking oil. Oo, nariyan po yan, ano. Okay, sana po'y nasagot yan. Sabi ni Miriam Umali, thank you po. At si Ate Bing, sabi niya, mag-ingat po sa kangkong kasi sinisingitan po pala yan ng mga maliliit na linta at may mga itlog po. O siya nga. Ay, hindi lamang yan, Pastor. Ito kasi yung kangkong, taga-sip-sip siya ng mga dumi. Anong mga dumi doon, kahit yung mga mercury, taga-sip-sip siya. Kaya kung ano yung dumi na naroon, mga tawag doon, yun ay andun sa kangkong. Yun ay dalawang halaman. Itong talilong at kangkong. Oh. Yan ay panglinis ng lupa. Kung may mga chemical na nakaimbak sa lupa, sinisip-sip itong kangkong at sinisip-sip itong talilong.
na mag-iingat kayo sa kangkong, lalo na kung itinanim sa mga sa kanal. Sa tubigan. Oo, sa kanal. Oo, pero yung kangkong na narito sa ano, Kati, iba-iba ano po. Ah, okay. Salamat Ate Beng na iyo pong binigyan kami ng kaalaman o awareness dyan. Kasi marami pong mahilig sa kangkong. Kasi huhugasan talaga natin yan ng mabuti. Si Mamina Ricalde, kay Pastor Vito, maraming paraan sa pagtatanim ng gulay. Natural ang pagtatanim sa kay Pastor Vito. Magaling magbigay advice sa pagtatanim ng halaman. Thanks Pastor Vito sa maraming kaalaman. Maraming salamat din po kapatid. Oo, kasi viewers po yan, subscriber po yan ng iyong YouTube channel. Yan. Si Ate BJ, sabi niya ay Pastor Vito, anong cause ng pamamagang tuhod? At anong pwedeng inumin o pahid? Ay, ngayon ay pagka maingat ka sa pagkain at namamaga pa rin tuhod, baka naman ito'y matampuhin, maramdamin. Ang taong matampuhin, maramdamin, magagalitin na mayroong mga nananakit ang tuhod, hindi yan iigil kahit ayusin ang mga pagkain. Kasi yan ay may kinalaman din sa damdamin. Kung hika, sakit sa balat, may mga sakit-sakit sa tuhod yan, may kinalaman din sa damdamin, hindi lamang sa kinakain. Totoo po yan. Oh, so yung pala'y konektado, Pastor. Oh, kaya bukod sa tamang pagkain para wag mamagaan tuhod, ay di talagang dapat pala'y ayos din ang damdamin. Ayan, salamat. Kaya, sabi man din ng Bible, huwag lulubog yung araw na ikaw ay may galit. Uh-huh. Ibig sabihin na dapat ay saglit lang. Huwag matagal. Nagpapatawad agad. Pag ito'y nagalit ng matagal, ay siya, asaha mo na ataking ka ng hika. Kasi itong tuhod mo. Ayan, si J.R. Dagyo, si Sister Mariel ito, Pastor, may tanong po ako. Ano po kaya gamot sa sakit sa bato? Maraming klase kasi yung sakit sa bato. Merong bato sa bato, merong kung ano. Ngayon ay ang pag-inom ay napagkaganda ng sayote, upo, patula, tubig ng niyog, napakaganda yan. Saka bulang lang sa kayo may bukubis ay may sambong, dahon ng bayabas. Pero yung dahon ng bayabas na hilaw, i-blend mo, ay napakahusay sa bato. Oh, sarap pala yun. Hindi man nilaga. Ang sambong, pwede kang mailigtas sa dialysis basta basta ang pag-inom naman ng mga herbal kahit tubig, isang kupita. Ah, isang kupita lang? Every 5 minutes. Kikwintahin mo yung kung umaga, tanghali, hapon, kikwintahin mo yung 8 basong tubig. Sapagkat nga sa bato, nilinisin mo rin yung iyong balat. Kinakailangan ng malinis na balat sapagkat yung pinakamalaking organ of elimination ay balat. Kaya dapat ay kayo pinapawisan. Dapat naglalakad ka, nag-exercise. Nag-inita ng araw. Ano pat, Juan? Pag ang idea natin ay mga hirbang-hirbang lamang na iinilin, ay may bisa din yan, pero hindi ganun mahalaga. Mm-hmm. Eh, hindi ka ganun iigi pala. Mahalaga. Hindi lamang yan ang paraan para ikaw ay umigi, dapat ay gawin mo yung maraming pamamaraan din. Oo, may mga kaugnayan pa. Okay, salamat po. Si Ate BJ, hindi po safe ang talinong Pastor Vito? Ayan, safe yan, basta yung pinagtaniman ay hindi yung mga basurahan. Ah. Pag kayo may mga basurahan, halimbawa, yung nakakuang kayo ng garden, ay yung dating basurahan, tamnan muna ninyo ng talinong. Sapagkas yung tagalinis ng lupa. At pag malinis ang lupa, saka ka magtanim ng kwan. Ay delikado siya pag yung lupa ay malason, makinikal. Sapagkat talagang inaabsorb niya yung mga kinikal. Yun. Ang talinong ay ayos yan kahit gawing salad. Maganda yan. Okay, salamat po. At sabi na TBG, hindi ako yan ha, Pastor. Yung tanong kasi kanina niya, tungkol doon sa namabagang tuhod. So, hindi daw naman po siya yon. May tinanong lang niya.
At sabi ni aba, si Tres Dayahan, Sir Tom, Dayo Dayahan. Ito, malusog din ito kahit ito yung retired na treasurer natin at leader sa iglesia namin natin dyan sa Santa Lucia, sa Dolores. Magandang kainin yung raw food na kinakain ng kalabaw. Kaya ang lakas nila, lalo yung elepant, tayo rin paminsan kain ng hilaw na gulay. Oh, yan ang isinusulong talaga ni Sir Tom Dayahan. Kaya hanggang ngayon talaga yung mag 70 na po yata yan si Sir Tom eh. Pero kita nyo, ang lakas niyan. Talagang nag-IEL pa yan, nagki-care group yan doon sa Dolores. Walang dapat namamatay sa gutom, Pastor. Mm. Sapagkat tingnan mo lang yung kinakain ng hayop at kung mga damo, kainin mo, hindi ka mamamatay sa gutom. Oh. Halimbawa, eh, ang isa pang halimbawa, ay mangga, ay walang bunga, ay wala kang makain, ay lagayin mo yung dahon sa kanyang katawan. Oh. At may mga sangkap din yun na makukuha mo doon sa bunga. Kaya yung iba na walang bako na ayuda, lumabas kayo ng bahay. Magkukuha kayo ng mga damo. Ako man din ay pinagtatawanan sa Batangas kasi yung uray, yung matinik, ay ako'y nangunguha. Sabi ng mga taga-roon ay, yun po pala kinakain, nagtatawanan. Ako ay, naku ay may sumubo. Mga padalawang linggo ay nagkakasamaan na ng buob sa uray. Sapagkat ng kanilang kainin ay masarap pala. Masarap pala. Opo nga. Opo. Ayan, so, huwag pong matakot sa lockdown. Kahit walang ayuda, marami pong pagkain pa lang. Ayan, kaya sabi ni Ate BG, ay, ito'y Batangay niya ito, taga San Juan talaga yan eh. Sabi, ala, Pastor, hindi naman maramdamin yung masakit ang tuhod eh. Ay, alam niyo, Ipan, kumidusan ay inayos na natin yung ating buhay. Ayos yung kain natin, ayos yung ating damdamin. Kaso, Ipan, karamihan sa sakit, hindi natin alam na dinitik. Namamana. Kaya, kung namana mo, maganda yung pag-aralan natin minsan eh, papaano titigil yung sumpa? Kasi, Ipan eh, dadalawin ng Diyos ang katampalasanan ng mga magulang sa anak hanggang ikatlo at ikaapat na sali ng lahi. Paano yon? Paano natin, kung tayo mananampalataya na, paano natin patitigilin yung sumpa? Hmm. Ay kung tayo, ikalawang salin pa lang, ay mayroon pang ikatlo, ikaapat. Paano yon? Ayan. Sige po. So maganda nga siguro maging topic yan sa mga susunod natin. Sabi ni Miriam Umali, ano po yung talinom? Ayun nga po tanong ko din eh. Parang hindi ko yata alam yung tanim na yun. Yung tingnan sa Google, nakikita yung talinom. Yun ay malambot na kahit katawan ay pwede mong gulay. Masarap siya, masarap. Ayan, sige po. Ipaki-search na lang po niyo sa Google. Ako'y nagtatanong din nga, ano nga ba ang talinom? Para hindi ko pa rin alam. Madami po. Nasa mga nyugan. Okay, sabi ni Sister Mariel, salamat po Pastor Vito sa advice po. Ayan. Welcome. Si Ma'am Lori, Pastor Vito, ano po ang gamot sa namimitig ang binti? Aba, marami ng tanong. Ano daw po? Namimitig ang binti. Baka ikaw ay kwan. Ang isang pinag-uusapan ngayon, pag namimitig yung binti, lalaka daw ng yapak sa mga damuhan pag umaga, sa mga tabing dagat, yapak kung hindi naman mabubog. Kapagkat yung daw lupa, ay mayroong kaunting bultahe ng kuryente na nakukuha ng ating talampakan. Ay maganda raw yun, yun ang sabi nila. Siya nga po. Yung aking ninong dyan sa Kalapan, si Ninong Basing, naglalakad po yun sa tabing dagat, wala po yung ano, walang tsinelas. Maganda raw yun talaga. Opo, ayan. Si Ma'am Miriam Umali, Pastor Vito na ito. Pastor Vito, ano po ang nagagamot ng makahiyang walang tinik? Ay, hindi ko po alam yung makahiyang walang tinik. Ang alam ko yung matinik,
na talagang sa ibang bansa ay napakahusay sa puso, lalo na sa mga lumalaki na mga ugat. Dahil yun daw ang kanilang makahiyang may tinik. Yung po walang tinik, hindi ko alam. So yun po. Kasi sabi niya ay, kasi kaya daw po siya nagtanong sa inyo kasi alam ko po madami kayong alam na gamot na herbal. Thank you po. Palagi ko ito din po inyo. Subscriber din ito sa inyong channel. Ayan. Okay. So, dahilan po kaya ng varicose veins, kaya daw po namimitig ang binti. May mahirap kasi yan. At ang varicose veins, halos 100% na mayroon yan ay mayroong almoranas. Maliit man o hindi man malala, pero mayroon. Kaya hindi ko gaano linya yung almoranas. Wala akong gaano. Medyo mahirap yung varicose. Medyo mahirap yan. Sige po. So, si Ate BJ, ay ano nga pong pwedeng inumin? Ano daw pong pwedeng inumin doon sa, palagay ko ito sa herbal. Ah, sa herbal. Doon sa tanong na sa bato. Napa yung bato, no? Yung kinugkod na patatas o juice ng patatas, maganda yan. Yung papayang hilaw, napakaganda rin yan. Yung upo, patula, maganda yan. Kasi ikaw ay paiihiin yan. Ako'y nakapunta doon kay Dr. Ting sa Oriental Mindoro na napakaraming malulubang sakit ang pinagagaling doon. Unang linggo, pinaiihi lamang kami. Ako'y nakapunta na isang linggo din. Hindi ka pagagamutin, paiihiin ka lang. At ang paraan ng pagpapaihi, yung nakikita ko yung kwam, yung bagang prutas yung kwam, yung peras. Peras, oo. Isang prutas sa gayon, kukod ko rin yun, at ihahalo sa 1 litro ng tubig. O 1.5 liter. At kinay, isang pitsel, iinumin yun every 5 minutes ng kupita. Kupita ang gamit. At uulitin yung sapot, iihi ka lang iihi. Sa pag-ihi pa lang, marami ng sakit ang gagaling. Bago umabot ang pangalawang linggo, marami ng gumaling na sakit sa iyo. Sa pag-ihi pa lamang ng normal. At least nalilinis yung pantog. Oo. Yo, nabanggit mo, Pastor. Nabanggit mo po yung buko kanina. Yung sabaw po, ano? Pwede rin pong inumin yun, yung para sa yung sakit, sa may sakit sa bato. Pag sa bato ay kwan, mas maganda yung mature. Mature na buko. Yung talagang panggata. Kasi ako'y sumama sa napakagaling mang gamot, taga ibang bansa. Pag sakit niya, hindi niya pinagagamit ang buko. Yung magulang, pinahihingi lang kami sa bayan. So sana ba nagkakayod? Kasi libre lang. At yun ang yung panggata nga. May napuntahan akong lalaki, manas na manas. Talagang ko. Papakatindi paga. Ay nag-iiyakan at pag pumupis na yung mamamatay na sabi ko, ikaw ba kayo mayroong pera? Ay wala po eh. Ay kung wala kang pera, edi gagamutin ka ng libre. Pero ikay maghahanap pa, ikay pupunta sa bayan, ikaw na maglalakad para maka-exercise ka, hihingi ka ng tubig ng buko, saka manghihingi ka ng balunggay, lagain mo, at yung inumin ang inumin. At wala kasi, wala siyang pira eh. At ngayon, ay pagdaan ko ng mga ilang araw pa, kalahati ng katawan ng hindi na pagkat. Umayat na, umayat. Ituloy mo. Ay pagbalik ko uli ay mga 4 na araw uli ay normal na. Sabi ko ay, sige, mayroon dito yung bullpen. Iyon na ito isang box at iyong ibinta. At pagka mabinta lahat yan, ipuhunan mo sa kahit anong pagkakakita at paramihin mo. At ako'y umalis na. Yun lang ang payo ko yung tubig ng niyog sa kayong pinaglagaan ng Nang malunggay naging normal eh. Siya nga, ang galing. Ayan, salamat Pastor. Aba, akala ko'y patapos na tayo, marami pa pala.
ang aking Ninong Vic Vicente Hernandez. Aba, diyan sa Kalapan at sa Jasabaco. Ninong Vic, good evening po at kay Ninang Meli. Salamat po sa inyong panonood at sa inyong pagkupkup kay Carol nung senaryan sa inyo sa Kalapan at sa Bako. May tanong po ang aking Ninong, Pastor. Ano bang may papayo nyo sa may vertigo? Ayan, kasi may concern si Ninong dito sa bagay na ito. Alam niyo, Ikwan, basta may lirong kinalaman din eh. Kaya ako'y natuto sa aking lula. Mayroon kaming kapitbahay na Ikwan, nalulo kahit pagbibilog ang buwan ay ginagapos. Sabi siya, magbibilog na niya, igagapos na niya yung ating kahanggan. Eh bakit puno na igagapos? Ay bibilog na ang buwan. Ay bakit nga po? Ay bakit baka maalam ko pa yung bibilog na? Walang paniwanag yung lula ko. Ang una ay sasakit muna yung ulo, tapos magbasbakit ang ulo kung ano-ano iisipin. Sabi siya, maglalakad na. Alam niyo yung liwanag ng buwan na tumama sa ating balat ay napakaganda ng epekto sa ating ulo, masakit man yung ulo, kung tayo man ay stress, ay napakagandang liwanag ng buwan. At kuminsan, baka kulang lang tayo sa tubig. Kapag nananakit ang ating ulo, ay kuminsan ay pahiwatig na kulang yung tubig na ating iinom, di kayo malamig na tubig yung ating nainom. Dehydrated na tayo. Imbalance po. Hindi balance. Okay. So salamat po. Ayan, Ninong. Talaga pong usually yung vertigo po ay sa mga talagang mga seniors na, no? So may edad. At ang sabi nga nila, talagang pag dumaan daw yan, ay talagang akala mo yung bahay mo ay ano, parang umiikot at gumuguho. At yung si Brother Joseph, nakaranas niyan, batang-bata pa, 29 lang, pero at least nakabalik po siya. Naka-recover si Joseph at naroon ngayon sa Lian. So Ninong, sana po kayo ay maging maayos ang inyong kalusugan tungkol dyan sa inyong naramdaman ng vertigo. Ano po? Si Ate BG, sabi dito sa NPUC compound ay may talinom. Lagikway. Yung lagikway, alam ko po yan. Marami po yan dito at saka dyan sa Infanta. Malunggay, kaya pag may kalabasa, upo at sayote, bawang sibuyas, luya at asin ay okay. Malusog na malusog si Ate BG. At si Ate Bing, sabi niya, sana ma-invite po kayo sa Chaong Pastor Vito. Ayan, pwede naman. Padalwa na yung invitation at sabi ni Ate BG, pagkatapos ng ECQ, yan, hindi kasi makakalusot ang Tagalaguna dito sa Quezon. Napakahigpit, maraming mga nag-checkpoint ngayon. Okay, at second to the last, si Miriam Umali, ilalaga po ba yung makahiyang may tinik? Thank you po, tama po ako ay nakakapanood po ng YouTube niya. Pwedeng lagain niya, pwedeng ibilad at may powder mo gawing kapsol. Ayan. So, at salamat. And then si Ma'am Lori, wala na po ako almoranas. Magandat, magaling na po. Okay. So, salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pagtungay sa ating programang Usapan Pangkalusugan. Tapos na po. At tiningnan ko parang halos walang nag-pre-request, puro mga comment at mga tanong at maganda naman. Sige po, tayo dumako na sa ating pagtatapos. Tamang-tama, alas 9 na, pangungunahan tayo ni Pastor Vito. At pakisama po, Pastor, ang ating programa at kagalingan po sa lahat ng may mga karamdaman. Tayo po yung magalangon. Sige po. Mahal namin Diyos, kami po yung nagagalak ng mga kapatirang ito'y nakaulayaw namin. At na sila'y naligayahan sa kanilang narinig. Ang marami ay mayroong concern sa kalusugan. Palibasa kami isinilang ang namarupok ang katawan ng iyong kagandahang loob ay nakalagay sa mga sisid ng lupa na madaling masira. Gayunpaman, kami po'y nagtitiwala, Panginoon, na kung
Didinggin namin ang iyong tinig, susundin ang iyong kalooban, ay pagagalingin mo ang aming mga sakit, karamdaman, pagagalingin mo ang lupain. Sana Panginoon, itong pandemic na ito ay nagturo na sa tao ng maraming leksyon. Na panahon na para manumbalik sa Panginoon, panahon na para hanapin ang walang hanggan. At kung ano man ang mangyari, sapagkat sa mundong ito ay mayroon kaming kapighatian, sabi mo. Kung ano man ang mangyari sa amin, kami nakakatiyak sa walang hanggan. Ang amin pong ginadalangin, Panginoon, ang programang ito ay lumawig pa. Kami po'y nagagalak, pati mga tag-ibang bansa ay nakikinig. At sila ay tumatagal sa nandalawang oras sa aming talakayan. Sila po'y nagagandahin kayo pagkalain ang programang ito ni Pastor Judo, ni Sister Melody. Pagkalain po ang lahat ng nakinig. Sana po sila, Panginoon, ang kandalang mitin ang kanilang puso, ikay gumawa ng himala sa kanilang buhay at maibahagi nila sa amin sa susunod na mga pagkakataon na sila ay kinahabagan ng Panginoon, na sila ay pinagpala ng Panginoon. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon sa Yosan. Amen. Thank you po. Ate Melody, meron ka bang gustong batid, pasalamatan? Salamat po sa mga nakinig at kay Pastor Vito, kay Pastor Juby. Sana po sa ating mga viewers ay madami po silang natutunan at sila po ay maging healthy. Salamat po. Good evening. Salamat Ate Melody sa iyong palaging pagsama sa ating program. Pastor Vito, sa inyo pong parting words. Talagang ako po ay nagpapasalamat na nagkaroon din ng kahalagahan ng aking buhay. Dahil ako hindi makaalis din eh, ako hindi, garden bahay lang. Ako nagpapasalamat na naging kaaliwang ko itong programang ito na ako magagamit ninyo sa aking maliit na kakayanan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Amen. Okay, thank you very much, Pastor. At hopefully sa mga susunod po ling Lunes ay available po kayo. At nag-iisip din po tayo na sa susunod po ng mga linggo o ano, ay medyo bigyan natin si Pastor Vito ng break. Mag-invite din po tayo ng iba pong mga guest natin para lalo pong lumawak. At para po mas nagiging balanse tayo. At bukas nga po, kung ito'y luluubin, inaanyayahan ko po kayo sa pagbabalik po ng programang Pamilya Ko, Mahal Ko. Ang topic naman natin dito ay about family. Ayan, family life. So, good night po sa ating lahat, mga kapatid. Ingatan tayo ng Panginoon. Alalahanin natin lagi, health is wealth. Salamat po at muli, magandang gabi. Good night po, Ate Melody at Pastor Vito. Thank you po. Thank you po. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided.